Sige, eto muna. Si Asek Edgar Galvante po ng LTO, kausapin natin this morning. Good morning, Asek. Morning, sir. Good morning sa mga taga-subaybay. Good morning po. Asek, maliwanag na po no ang pagtatalo ninyo ng ilang taga-kongreso, ng mga kongresista. Akin na po na ipaliwanag kanina no, yung pong Republic Act na inyo pong pinagbabasehan, ano po, dito po sa inyong ipinapatupad na ito yung adhikain nito, etc. Pero sabi ho naman ng mga kongresista, wala naman specific doon na nagsisinasaad sa naturang provision na kayo kinakailangan magkaroon ng pagpapaseminar sa lahat ng mga trooper sa kanilang pag-renew ng lisensya. Doon po tayo nagkakatalo. Ano ho ang inyong masasabi doon? Yun nga ang aming yung contention namin, meron kaming authority, in fact, sinabi rin niya ng DOJ no, na may authority kami na mag-institute ng mga measures na sa aming palagay makakatulong sa pagpapababa ng mga insidente ng mga nangyayari sa kalsada. Kasi again, ang amin preventive, ano, hindi man kailangan magkaroon muna ng maraming sakuna, maraming na injure, even na matay, para maggawa kami ng hakbang. At makikita naman sa mga andaming nagbabiolate, yung mga yan, marami sa kanila, talagang matagal ng lisensyadong super. Kaya yung ating CDE, more of a refresher yan, review, no? Na nagpapaalala doon sa mga tamang asal sa kalsada. Kaya yun ang aming pinagbabatayan doon sa ginawa naming pagsasagawa ng requirement para mag-renew sila ng kanilang lisensya. Asek, paano kaya ito dahil sa ang sinasabi ho naman nila Congressman Rodriguez nga is that okay naman meron tayong libre na CDE itong Comprehensive Driver's Education na ito. Ang problema lang sa kakapusan din po at limitasyon ng gobyerno, ang iba nga nagpupunta po sa mga pribado kung saan 1,000 hanggang 3,000 piso ang singilan. So paano ho natin kaya ito maireconcile ngayon, Asek, na meron din ho naman basihan din po ang sinasabi po nila Congressman Rufus? Yung pagpunta nila sa driving school, kanilang choice yun eh. Hindi naman dahil sa wala silang yun lang ang tanging lang gagawin. Kasi bukod sa ino-offer ng LTO, yung Driver's Education Center na libre, merong public portal na pwede silang puntahan kung saan makaka-enroll sila at mula sa portal na yon makikita nila yung seminar na gusto namin pagdaanan nila. No? Ito again, libre ito, madali namang gawin. At maipapasan lang yung makukumpleto lang yung requirement for the renewal of their license. Opo, yan po ay maaari mong gawin online lamang, no need to physical attendance? Yes, yes. Mm. Opo. Kasi yung ina-accommodate namin sa DEC, Driver's Education Center, yung talagang hindi sabi nila, hindi sila marunong gumamit ng computer, pero matuturuan naman sila kasi napakasimple naman ng procedure eh. Opo. Kaya hindi sila na kailangang pwersahin na magpunta sa sa driving school. Opo. Well, kasi ho sir, meron din naman sinasabi yung iba na hindi naman din all the time accessible yung website na ito. I'm sorry, no. Siyempre, kuminsan kung let's say mayroong konting disturbance dahil hindi stable ang internet ang yan eh at any one time 1.2 million ang kung pwedeng yung kahit na sabay-sabay mag-access diyan. So nagkakaroon lang ng konting glitches hindi naman yun the whole day para hindi sila maka-take advantage noon. Kaya nga understanding na katulad ngayon may pandemya, hindi sila lalo na yung nagtatrabaho. Hindi sila makapunta sa LTO, at hindi sabi nila, busy sila. Kaya in-extend naman natin, nag-extend tayo ng validity ng lisensya para mabigyan sila ng time, pagkakataon, na makapupad sa
requirement for the renewal. So paano ho ba yan? Kung sakasakali pong expiry, ang expiry po ng aking lisensya ay today, at ngayon lamang po ako magpapa-online dyan sa CDE na yan, at hindi ako nakakuha ng slot, ilang araw po o linggo ang aking extension? Ang hindi na, ang lisensya na expiry ng January, in-extend natin yan hanggang March, no? Tapos yung February hanggang April, mm-hmm, at yung March hanggang May. Okay. Kaya within that spread, makakahanap naman siguro siya ng time para tuparin yung requirement na yan. Ngayon, kung aantayin nila yung kumbaga yung kaduluduluhan, maaaring magkaroon sila ng problema. Pero again, sinasabi ko nga, yan ay available 24/7. Maliban na lang, kung yun, nagkaroon ng glitches sa internet connection. Paano pag ako'y bumagsak? Maraming ano yan eh. Sa ngayon, wala pa kaming limit kung kailan mo kukunin, no? Kung ilang beses mo kukunin. Mm-hmm. For as long as hindi ka nakakapasa, ulit-ulitin mo, wala pang limit, no? Mm-hmm. At magagawa mo yon immediately. Opo. Paano po yung mga professional driver's license holder na daan-daan na po ang kanilang traffic violation per record of MMDA and LTO? Ito ho, pinapayag ba mag-renew? Actually, nangyari nga yan. Pinorward sa amin ng MMDA yung record nila kasi dati-dati mawalang-galang na. Mm-hmm. Hindi naman lang naibibigay sa LTO. Kaya hindi na-alarm. Nung maibigay yan, nakalagay na sila sa alarm system ng LTO. Kaya hindi sila makakapag-renew ng kanilang lisensya kung hindi ma-settle yung kanilang violation. At saka isa pa, doon sa batas, ano yan eh, no? Pag meron silang tatlong violation sa isang taon, ano na yan eh, ground for the suspension of the license. Mm-hmm. Kaya nung i-forward sa amin initially yung mga around 11,000 records of violation, immediately 800 doon sa mga na-review naming mga 3,000 pa lang eh, suspended na eh, dahil nga doon sa violation. Kaya ngayon, meron na kami ugnayan with the MMDA, ma-mention ko rin, pati Paranaque, Valenzuela, opo, kung saan nakikita kaagad nila yung sinong may-ari ng sasakyan para mapadala nila ng show cost, nagagawa na kaagad na, kumbaga, ma-settle o ma-resolve na agad yung kanilang violation. Pero hindi ho ba, kapag ho tatlong violation, sa loob ng isang taon, humigit ka sa tatlong violation, tapos hindi mo pa binayaran yung multa mo, hindi ba revocation na po ng license yun? Yes. Kaya nga, depende nga dun sa, lalong-lalo na kung ang violation mo, yung mga, let's say, overspeeding, na paulit-ulit, maaaring hindi lang suspension na ang yung pribilehyo, kundi even cancellation. Opo, lalo sige po. Lalo na kung merong, na-involve ka sa road crash na kung saan may mga nasugatan or even na namatay. Sige po. So ASEC, doon po muna sa mga lisensyang ito na inyo kanyo ni-review. Meron na ho kayong natanggal ng lisensya? Meron. Meron. Yung mga, kung natatanda nyo, isa rito, yung dinisplay pa sa kanyang Facebook account na nagmamaneho siya na ang kanyang speed eh, more than the allowable sa expressway. Mm-hmm. Tapos meron din yung kumbaga yung paan niya ginagamit niyang pang control ng manibela at kumbaga linitratuhan niya pa ito at pinost niya. Opo. Maliban po doon, ito hong mga bus driver po na talamak din at ang dami nga pong mga violation, wala pa ho ba kayo natanggalan ng lisensya? Meron na? Meron kaming mga sinuspinde. Sa pinorward sa amin ng MMDA, marami kaming inisyuan ng suspension doon na ang average is 3 months. Okay, sige. So anyway, going back dito po sa CDE na ito, talaga pong wala nang tawad to. Wala ho itong as in hindi kayo matitinag sa i-file pong resolution ni Congressman Rodriguez. Yun nga Ted, mawalang galang na sa aming palagay may inap na basihan kami. Ngayon, let's say kung mag-i-issue ang siguro ang both houses of Congress,
at yun ang sinasabi nila, eh, susunod naman kami. Mm-hmm. Okay. So, magkakaroon ng joint resolution, kumbaga? Yes. Mm-hmm. Okay. Joint resolution, meaning both houses will have one common sentiment, no? And appeal para ipahinto ito. Tsaka lang kayo po, hihinto dito. Sige po. Alright, sige. So, may tanong ka ba kay, ano, yes, kay Asset? Yes, merong mga mm-hmm. questions dito galing sa mga viewers and listeners natin. Sir, pagka daw po ba nagpa-renew na ng lisensya ngayon, tatlong beses ka daw nagpapamedical? May mga ganun daw po kasi ang experience. Alam mo, ganito kasi, no? Yung halimbawa, yung magpapa-renew at ang naibigay sa kanyang lisensya is 10 years. No? Meron niyang medical examination na gagawin. Magsasabit sila for medical check-up para ma-evaluate naman kung fit to drive sila. Dati-dati nga, every year yan, ano? Every time magpa-lisensya. Pagkatapos nung naging 3 years, yung validity ng lisensya, every renewal. Pero ngayon dito sa kahabaan ng 5 years, on the third year, kailangan magpa-medical at on the renewal on the fifth year. Ngayon, kung 10 years nga, may magpapa-medical ka ng third, seventh, and again, sa renewal mo ng 10th year. Mm-mm. So, ang ibig sabihin po, kapag 10 years ang gusto mong kuhanin, hindi na lang yung mata yung i-check and even yung drug test nung... Actually, every time magpa-medical sila, hindi man mata lang ang sine-check up sa kanila. Eh. Mm-hmm. Yun nga, kung fit to drive, halimbawa, mm-hmm. meron silang handicap, no? Mm-mm-mm-mm. Kung, let's say, sa hearing, meron namang nakokorekt dyan, ano? Mm-mm. Yung paggamit ng hearing aid. Mm-mm. Kahit nga sa mata, nakakapag-wear ng corrective lenses. Opo. Pero pati yung medical history nila, tinitignan halimbawa, kung professional driver's license ay na-applyan nila, kung meron silang history nung madalas tumataas ang blood pressure o mm-mm. nagkakaroon ng heart attack, mga ganon, hindi yan pinapayagang magkaroon ng professional driver's license. Maari sila ng non-professional. At again, magde-depend yun doon sa evaluation ng doktor kung i-recommend na sila yung fit to drive. Oh, kung talaga pong examinin nga, nung nagme-medical doon sa LTO office kasi, meron din yan eh, na mga doktor. At saka ngayon, wala nang drug test, baby girl, ha? Oo, nung huling kuha ko, meron pa. Sa pagkuha, pa. Di ho ba, ano, ASEC, ano, wala na? Yes, tinanggal na yung ano, requirement ng drug test. Bago mag-renew ng lisensya. Opo. Yusek, isa ring tanong kanina nabanggit niyo po, yung refresher course, pwede naman siyang, yung exam na kukunin, pwede siya online. May mga nagtatanong po dito, halimbawa kung next month pa mapapaso yung kanilang mga lisensya, pwede daw po bang advance. Beforehand, advance, iti-take na nila tong exam na ito? At paano po tayo nakakasiguro na hindi ito napapasukan ng fixer kung pwede online at sa bahay lang siya kukunin? Yung bentahan actually, ng mga sagot, sir, na ibinibigay na lang ito ang sagot. They can take the exam kahit na 2 months earlier, they can do that. Ano? Pagkatapos, yan, meron niyang, kumbaga, pag-enroll mo, bibigyan ka ng sarili mong access code, o yung password. Hindi naman absolutely na ma-prevent yun. Kung ikaw mismo, isineshare mo yan kung kanino, no? Hindi, kumbaga, isang beses lang magagamit yan kasi marirecord yan, makikita namin sa system. Opo, pero kasi ASIC po sinasabi ni Chacha, kung ang mithiin natin dito, masiguro po na alam nung nagre-renew ng lisensya ang basic traffic rules and regulation, paano kung ibang tao ang sasagot? Kasi nga naman, online yan, anybody can just use the password and answer the examination, eh, hindi mo naman nakikita yan din online yung taong yun eh. Merong sabi ko nga, hindi niya pwedeng gawin yon kung hindi siya ang naka-enroll. Maliba na lang kung ikaw, halimbawa nag-enroll ka pagkatapos pagagamit mo sa iba. No, meron kaming feature na yung facial recognition na hindi pa na-implement sa lahat, ano, pero unti-unti namin yung ini-install para habang kumukuha ka ng examen, kung let's say sa bahay mo, yung ano mo may camera, nakikita kung ano yung naka-record na image dun sa in-enroll mong account, no? At yun ang nasa sa database. Kung iba ang ibang mukha ang lumalabas kaysa rin sa enrolled,
eh hindi magpo-force, hindi magpro-proceed yung ano, yung process. Mm-hmm. But is that working now? As in, it's working? Hindi pa sa lahat, no? Lalong-lalo na kung sa malalayong lugar, no? Mm-hmm. But we are earnestly seeing to it that ito yung magamit sa lahat. Asik, what if ang ginagawa is ako yung magtitay ng exam pero dahil gusto kong makapasa agad para sure ball na pasado ka dun sa magiging online exam na refresher course, yung ginagawa po before na ng mga fixer na binibigay yung sagot dun sa mag-e-exam, paano po kaya ninyo mapipigilan yung gano'n na may ready answer na para dun sa online exam? Una, yung mga test questions, hindi mo sigurado na yung lalabas eh yung ano eh, sinasabi nyo nga may sagot na. Mm-hmm. So ibig sabihin asset, every time, iba-iba. Yung 25 questions taken at random yan from a bank of questions. Mm-hmm. Kaya kahit nasabay kayo kumuha, hindi necessarily na parehong-pareho kayo ng mga examination questions na sasagutin. So you mean to say, Asik, bawat tao, iba-iba po yung exam questions na lumalabas? Hindi naman necessarily lahat ng questions iba. But rather, sabi ko nga, yung computer ang pumipili at random. Mm-hmm. Kung anong 25 questions ang ibibigay sa naka-enroll, nakasalang na siyang kukuha. Okay. Yan po'y English, di ho ba, Asik? English at saka Pilipino. Dalawa po itong version o mixed? Kung English, kung Pilipino. Okay, sige po. So, cha-cha, salamat po na marami, Asik. Ha. Kung sakasakali po may katanungan ng ating mga kababayan, muli ko kaming tatawag po para makakuha ng inyong paliwanag. Yes, please, Ted. You're always welcome. Apo, salamat po na marami. Si Asik Edgar Galavante po ng Land Transportation Office. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.